Hi everyone and welcome back to my channel. So again, I am Shami. I used to do travel vlogs, but since there's a pandemic, I'm just trying to film what I can, like travel tips or itineraries, and share it with my subscribers or my followers on Facebook, which is I Am The Girl Who Travels, under the same name of my YouTube name. A quick sorry about the aircon noise. I know it's quite noisy, but I will just make this quick so you won't be bothered by it. Alright, so today I'm going to share with you why I travel solo, because I received lots of questions on my Facebook page of, do you always travel solo and why do you travel solo? So I'll be answering those questions, and if you're curious about my answer or my top 10 reasons why I travel solo, just keep on watching and make sure that you like and subscribe to my channel. Also, don't forget to click the notification bell so you'll get updated whenever there's a new vlog up. Okay, let's go. Alright, so the first question is, do you always travel solo? No, I don't. I've traveled with friends, I've traveled with family, and yeah, I've traveled solo, but not always. Also, number two, let's answer that, why I travel solo. So number one, I'll be honest, I've had bad experiences traveling with friends. So I used to travel with my ex-boyfriend, and then we broke up and I tried traveling with friends. So yeah, one of my best friends, I traveled with one of my best friends just within the Philippines. After that trip, we became enemies, or basta hindi na kami naging friends after that trip. May na-meet kaming mga ibang travelers, and then nakita ko na medyo nagpipretend siya to be as someone na hindi naman siya. And habang sinasabi niya yung mga bagay na tungkol sa sarili niya na hindi naman totoo, narinig ko lahat, and medyo hindi ko maintindihan bakit siya nagpipretend to be as someone na hindi naman siya. So yun yung isa sa mga bad experiences ko. Pangalawa naman, yung first travel ko abroad, I planned a trip with someone na natinrato kong best friend. So akala ko magiging parang best friend trip siya, and then I prepared everything. Tapos 8 months ahead kong nabook yung trip in Finlano. Tapos siguro habang papalapit ng papalapit yung trip, nagkaroon siya ng boyfriend. And then, suddenly, sinama niya yung bago niyang boyfriend sa trip namin without asking if okay lang ako doon. And I don't mind being a third wheel naman sana, kaso parang sana natanong kung gusto ko ba o hindi. And to be honest, kahit hindi naman niya tinanong kung gusto ko o hindi, naging vocal ako na ayoko sana may kasamang boyfriend, kasi nga parang friendship trip sana siya. So, wala naman akong magagawa kasi sinama pa rin niya yung afam niya na medyo sensitive when it comes to budget traveling. So, yun lang. Okay naman ako dun sa friend ko, pero hindi ako okay dun sa sensitive niyang boyfriend. Eh, budget travel nga yung Finlano ko. So, parang nasira yung buong trip para sa akin kasi ang hirap mag-adjust para sa ibang tao. So, actually, dalawang bansa yun. Ewan ko kung sabihin ko anong bansa. Pero, parang sinasabi ko na sa kanila, sige, iwan nyo na lang ako, iwan nyo na lang ako. Mauna na kayo sa isang bansa, iwan nyo ako dito. Mag-isa na lang ako babiyahe. Kasi hindi ko na talaga siya na-enjoy. So, yun lang. Yung two bad experiences ko traveling with friends. Number two, reason number two, everyone's busy. Sa age na to, parang mid-20s to late-20s, lahat may trabaho at hindi naman madaling mag-travel with coworkers, especially kasi nasa isang opisina kayo at hindi kayo pwede magpaalam sabay-sabay na magbabakasyon, lalo na sa aming, sa field namin, bawal usually yung dalawang empleyado na magkasabay magli-leave, lalo na kung magkasama kayo pupunta sa travel destination nyo. So that's reason number two, everyone's busy. Reason number three, we have different priorities when it comes to saving money. Hindi naman lahat ng tao mag-e-effort na mag-save para sa pag-travel. Because, syempre, na ang iniisip ng tao, sobrang luxurious, sobrang sayang yung pera sa pag-travel.
kahit gaano mo sila gustong makasama yung mga kaibigan mo, parang they'll never have the money for that kasi hindi nga yun yung priority nyo or priority nila. So ang hirap mamili. Ang hirap mamili na sige na, ito lang, tipid na to, na binudget, budget trip na siya, pero malaki pa rin yung perang mailalabas for them. So ayun. Number 4, I got tired of looking for travel buddies. Yung kumbaga, ako na nagplan lahat, tapos tipid na, tapos minsan mapapasabi na lang ako na dahil sobrang gusto ko silang makasama na, sige na, sasagutin ko na yung hotel, or sige na, sasagutin ko na to, para lang makasama sila. So parang, bakit? Bakit ko kailangan mag-sacrifice para lang may makasama? Or bakit kailangan kong maghirap para lang may makasamang mag-travel? Number 5, reason number 5, ito na yung, kasi yung first 4 is yung reason why I started solo traveling, and reason number 5 is why you should travel solo too. Number 5, it is cheaper, or it could be cheaper. So yung first solo travel ko in Cebu, na-realize ko na lang mahal pa na mag-solo travel kasi pupunta ka sa restaurant, tapos gusto mong i-try yung madaming specialty nila doon sa lugar na yun, tapos mag-isa ka. So para kumain ako sa isang restaurant na ang nagastos ko is 1,000 plus na hindi normal sa akin pag nagka-travel. Pero food yun eh, parang bakit ko titipidin yung sarili ko, ganun. So imagine kung meron kang mga kasamang kahati sa food, mas mura. Pero it could be cheaper kasi yung accommodation itself, I stay at capsule dorm hostels or guest houses na hindi ko magagawang mapilit yung friends or family ko magstay sa ganun. I mean, meron akong mga friends na pumayag na magstay sa ganun, pero hindi lahat mapapagstay mo sa ganun kasi nga medyo uncomfortable siya. Mag-share kayo ng toilet, tapos may mga kasama kayo sa kwarto, hindi kayo makapag-ingay. Kumbaga, hindi nyo talaga solo yung sorry sa kahit anong mga noise. So hindi nyo talaga solo yung kwarto, and ayun, cheaper siya sa akin kasi pati sa plane tickets, yung mga seat sales, hindi naman madaling mag-book ng piece of fare na lima kayo o apat kayo, mahirap yon. Pero kung mag-isa ka lang, sobrang daling mag-book ng piece of fare kasi usually may isa na lang na natitira na walang nag-book kasi nga gusto nila may kasama silang friends or family. So yeah, number 5, it could be cheaper. And reason number 6, it is liberating. Sobrang parang, ang laya-laya ako. Kaya kong gawin kahit anong gusto ko. Or pag naisip kong gusto kong gawin, pwede kong gawin. Number 7, you wouldn't care about anyone's opinion. Parang, okay lang ba, ganitong oras na yung umalis. O kaya, parang gusto kong gumising ng tanghali bukas kasi pagod ako. Or ayoko ng pagkain yan. O gusto nyo ba kumain ito? O okay lang ba dito tayo sa hotel na to? Okay lang ba? Ito yung itinerary natin. So wala kang pagpapaalamanan. Walang may pakialam sa kung anong gusto mong gawin dun sa itinerary mo o sa travel mo. Sobrang ikaw lang yung iisipin mo kung anong gusto mo. Eh, nagawa ko siya nung nasa Korea ako na parang pagod na pagod ako nung isang araw. Kaya kinabukasan parang alas 12 na ako gumising or alauna na ako umalis na when it comes to traveling, parang sayang na sayang yung oras kasi nanghali ka na lumabas. Pero papakinggan mo din kasi yung katawan mo, kaya mo pa ba? Baka naman pagod na pagod ka na. So, ayun. Number 8, you'll know yourself more. Ako kasi dahil na-share ko na siya sa vlog ko na TMI, too much information, facts about myself, operada kasi ako. So, hindi ako ganun kalakas physically. And as much as possible, hindi ako pinapagawa ng mga mabibigat na bagay. Pero dahil nag-travel ako mag-isa, na-realize ko na may mga bagay na kaya mong gawin pagka wala kang ibang maaasahan at mag-isa ka lang. Tulad nung pagbubuhat ng bag mo at pag-akyat sa aeroplano na lagi ako nahihirapan doon pero nagagawa ko yung pagkakaligaw, pero okay lang, nahanap ko rin yung way pabalik, yung mga bagay na hindi mo alam magagawa mo, tapos na-realize mo nagawa mo. And yun nga, you'll
know yourself more. Nalalaman mo ano yung mga gusto mo, ano yung mga ayaw mo. Na-realize ko na kahit anong pilit ko, hindi talaga ako night person. Hindi ako ma-party, hindi ako ma-club. I prefer yung parang deep bonding with friends kesa yung madaming tao. Number 9, you'll meet new friends. Pero depending on your personality, ako, hindi ako mahiyain, pero hindi din ako super extrovert na mahilig makipagkilala sa iba't ibang tao. Lalo na the whole time na nagta-travel ako mag-isa, sobrang yung protection ko sa sarili ko, laging guard up, may wall ako na hindi ako, parang kinilangan ko kasing maging aware sa lahat, hindi masyadong loose. Kaya hindi ako masyadong naging friendly nung mag-isa ako mag-travel. Kumara may chance na may makausap ako, may makabonding ako, or may makilala akong ibang tao. Pero pinili kong hindi makipag-usap. Siguro kasi sobrang nervous pa ako nung first time ko mag-travel mag-isa. And feeling ko medyo delikado. Pero may mga naging kaibigan ako sa pagka-travel. Si Janine na na-meet ko sa Korea. Tapos may isa akong Taiwanese friend na nakilala sa Koron. And yeah, madami akong nakilala sa pagka-travel. Lalo na yung mga nag-book sa travel and tours ko na We Can Marry Travel and Tours. Parang 50% of my friends ngayon galing doon sa mga nakasama kong mag-travel. So ayun, saya mag-travel mag-isa. May mga makikilala ka. Lalo na kung easygoing person ka. And number 10, sinasabi ko to lagi. Sinabi ko na to sa last vlog ko. Solo traveling is fun, but it's not for everyone. Kasi nga, may nabasa kong article na sobrang nagsisidaw siya, na nag-solo travel siya, malungkot, tapos hindi siya makapag-focus, wala magpipicture sa kanya, ganun. Tapos parang as much as I want to say na ano ba klaseng tao ka, bakit ganyan ka, okay naman mag-solo travel. Pero may isip mo na it's not for everyone, kasi iba't iba tayo ng preference. Pwedeng masaya siya sa akin, pero malungkot sa iba. Pwedeng liberating siya sa akin, pero sobrang nakakatakot sa iba. So, yun lang, disclaimer. Solo traveling is fun, but it's not for everyone. But, number 10, you'll never know if you'll never try. Hindi mo malalaman kung para sa iyo ang isang bagay kung hindi mo naman sinubukan. So, before you judge na hindi para sa akin ang solo traveling, try doing it first. So, to share more solo travel tips, and kung meron kayong mga questions, comment nyo lang below. Pero this vlog is just about why I started solo traveling and why you should try it too. So I think that's it for this vlog. Thank you for watching, and don't forget to subscribe. See you in the next vlog.